Darren, good afternoon. Good afternoon. Kumusta? Episode 77. Kumusta? Isang buwan tayong hindi nag-podcast. Galing kang Amerika. Oo. Anong kwento mo? Nanood kami ng maraming gastos una-una. Kasali yun. So parang feeling ko like kung nasa US ka everyday, hindi pwedeng wala kang gagastusin eh. Kasi parang hindi ka naman based dun. So let food, diba? Parang ganun lang. So aside from that. Ininom eh. Oh, medyo. Saan pinakamasarap uminom? Sa bahay, tapos bili ka lang sa supermarket. Talaga? Ang daming nakita kong post na Yung cocktails, place, okay siya. Oh, pero parang... Bahay pa rin. Tapos, I guess yung mamimiss mo lang rin is yung... Iba yung community dito, I guess. Iba yung pakiramdaman pag nasa labas ka with... I mean, even if hindi mo kakilala yung mga tao na nasa bar or nasa... resto, iba pa rin yung feeling na hindi ka taga doon. Mm-hmm. Parang may ganun pa rin na feeling. So, yun. So, but I guess the yung na-enjoy ko for the most part is na-enjoy mo yung like yung first world living for a time. Like, kunwari, pupunta ka sa supermarket or hindi ganun kalapit na place. Like, 15 minutes, nandun ka na, diba? 10 to 15. Meron, like, nung nandun kami ilang beses din eh, kung may nangyari sa freeway, grabe rin yung traffic, mabagal din eh. Pero parang, kahit pa paano, gumagalaw. Tsaka parang nakikita mo yung ano sana yung gusto mo for the Philippines. Parang ganun. Sayang hindi din natin pwede pag-usapan yung mga gusto mo sana sa Philippines na hindi pwede dito, pero pwede sa ibang bansa. Kasama na rin yun. Masaya ba yun? Masaya. Oh, I mean, yeah. Pero iba pa rin dito, di ba? Nakita kasi kami ni Jay ng Kamikaze eh. Yun daw ang in-enjoy nila sa Amerika. Gets ko. Kaya sana mas open na rin yung mga tao dito. Sino napanood mo? Post Malone. Solid. Sabihin ko lang, parang feeling ko sobrang masyadong plakado. Yun yung sa akin. Na talaga? Iba yung dating na parang... Parang plaka, ganun? Sobrang linis eh. So, kutub mo, lip sync? Hindi naman. Hindi naman. Magaling talaga siya. Feeling ko lang malinis lang yung performance na syempre tayo parang gusto natin may konting... May danger. Oo, may danger. May visceral part na... I guess yung kay Kendrick somehow, based on the footage. Nung nanood naman ako ng footage ng Post Malone, na-expect ko na ang galing na to, malinis, pulido. Pero medyo yun lang yung na-feel ko na sobrang linis na... Gusto ko ng okay lang may konting mali. Na-gets ko rin na, I guess, sa punk or sa rock and roll may ganun na element. Yun. Nanon so, ba NBA? NBA ba? Wala, hindi pa season eh. Nung pagdating namin, mag-start pa lang yata yung season. Anong mga nabili mo? Wala. Mga t-shirt. A few Seryoso? T-shirts. Seryoso? Sapatos? Bumili lang ako ng New Balance na... Pang-walking? Suit mo ba? Hindi. Hindi ba yung New Balance? Oh, pero matagal na yan. Si Jana parang bumiling mga sapatos. Oh, yan, mas siya. Ako naman parang more... Kasi dala ko yung foam runner, di ba? So parang naglalakad-lakad. Mag-New York na. Sabi ko, hindi yata to feasible na kailangan ko ng walking shoe. So ganun lang. Favorite city na pinuntahan mo this trip? New York. Last ba yun o hindi? Medyo last. Ayaw mo sa Portland? Di ba nag-Portland ka? Portland, Maine. Oo. Gusto ko ng Portland eh. Type ko yung Portland. Iba yung Portland, Oregon? Ah, iba yung Oregon. Yung kung saan yung Nike. Oo. Okay. Maganda rin dun. Pero ito Portland, Maine. Maganda rin. Shout out rin sa kapatid ko kasi pinatira niya kami sa bahay niya rent-free. So, nice. Airbnb. Maraming salamat. Na Airbnb siya yung bahay niya. Oo. Anong nakalista sa'yo? Alin? Diyan. Anong meron ka diyan? More of for our guests. For our guests. Isa lang pala guest natin. Let's introduce our guests. Bago tayo mag-guest. Hindi pa natin napag-usapan yung... Alin? What you've been up to, these past few weeks. Well, the past few weeks, puro rehearsals ng heads. Oo. Kamusta naman yun? Nakakalima na kami. And today is this ano ba ngayon? November 4? Yeah. November 4? Medyo ano 4. Pa?
kailangan pa naming mag-ensayo. Pero ibang kwentuhan 'yon. Ibang kwentuhan. Actually, any memorable? Meron akong ano, mga footage ako. So nilalabas ko pag may time ako mag-edit, ilalabas ko sa channel, sa channel. Yes, here in the same YouTube channel. Pero doon ko nakita yung guest natin. Ayun. Eh wait, Sandwich is nakita going ko, din to the States next week. This November. Ano yung sched niyo doon? San kayo? East Coast, West Coast? Doon ako mahina. Sandali, basahin ko na. Yun. Tama. Sino yung magdadala sa inyo? Same friends who brought Ultra Combo last April. I'm sure a lot of people are looking forward to that. Iba rin sa... Ito. November 18, New York. November 19, Maryland, D.C. November 25, San Francisco. November 26, Los Angeles. So, east to west. East to west. Saan yung entry nyo? New York yata eh. New York. Wow. So, solid agad dyan. Astig. Masaya yun. Vacation gig naman to eh. Yung yearly vacation gig ng Sandwich. Check it out. Let's talk about our guest. Sige. So, itong guest natin... Sorry, lala. Itong guest natin, matagal ko na siyang kilala. Check ko yung camera. I think... sige. Keep working. Antay na lang rin kita okay, para ano. Okay. Maraming assistant eh. Okay, game. Ayun, may red. May red, no? Okay. itong guest natin, matagal ko na siyang kilala. Ever since nag-start yung D&D, I think. Baka nga before pa eh. Kasi 20... baka... Early 2000s? Parang ay, paano mo nakilala? Through si Daniel na... Okay. Na part of D&D before. Mm-hmm. So, itong guy na to, feeling ko like kung wala siya, malaking chance, hindi rin matutupad yung mga plano ng D&D, kung ano man yung mga experiment and projects na gusto namin mangyari. And I have to say na iba rin yung artistry and craft na dinadala niya dito sa Pilipinas. So, feeling ko rin na parang, alam mo yan, kung may national artist tayo, kung, di ba, mga wangod, ganun. Tingin ko in this kumbaga tinatawag natin na larangan, siya na yun, kumbaga, di ba? So, without further ado, please welcome John De La Cruz. Nandito tayo actually ngayon sa studio ni John. Remote episode ng Offstage Hang. Hindi pala natin nasabi kanina. Oo nga, hindi natin nabanggit. Baka kala nila may bago tayong studio. Bago tayong studio. Studio to ni John. Dito nag-i-ensayo mga grupo niya. Dito yung workshop niya sa baba. Yes. Lapit ka sa mic, ha? Kasi ano? Yes, sir. Tawag dito, nagkita tayo a few weeks ago kasi si John ang nag-aayos. Nung dumating yung eraser head, sira-sira yung mga gitara. Mm-hmm. So nagtayo ng clinic si John backstage. Meron ng footage noon. Kasama niya rin yung iba niyang staff. Inayos nila lahat. Ilang gitara yun, John? Madami na, sir. Medyo hindi ko na binilang. Ang goal ko lang is simutin lahat. Ano ang main problem? Doon natin simula. Ano main problem ng mga gitara ng tatlo? Okay. Si Marcos. Simulan si Marcos. Magulo yung gitara ni Mac. Punk talaga yun. Okay. Literal talaga na... Bakit mo nasabi? Yung mga frets... magaspang, ayan, matalas din yung mga sides. Then, di na siya nakaset up. Nung unang hawak namin, as in, sobrang nag-off na talaga lahat. And doon kami na-excite kasi kailangan namin i-improve and dapat kumabit kayo lahat eh. Kumabit lahat yung tunog. It's nagawa na naman namin, sir, paunti-unti sa mga guitars niya. So, ilang gitara yung kay Mac? Kay Mac, apat na yata. May luma siyang Strat. Yes. Anong tapos year na yun? 90s yata. 90s? So, yun pa yung gitara niya noon? Yes, ano? Noon pa. Yun ang pinakaluma na nakita ko eh, yung Strat niya. May isa pa siyang luma, yung Greco yata, yun yung red. Mm-hmm. Hindi siya talaga advisable sa big stage. Pero yun yung ginagawa ko ngayon dahil dinisect namin. Bakit ulit hindi siya advisable? Yung feedback. So, siya yung feedback para... Pwede. Alam na okay. Nasolve mo na agad. Parang, sino kaya ito feedback pa natin? As in, ano siya, microphonic kung tawagin yung sa pickups eh. So, hindi siya na wax spot. Yun yung, dinisassemble. Medyo marami pang gawain. Kaya, naiwan pa yun. Nandun pa.
So na-release na yung Strat, yung Telen niya. Ano pa ba yung mga pinadjust? May Daisy siya na ano? Oo. Medyo andun pa yon. Medyo okay daw siya dun sa ano. So yung last practice nyo, in-intonate na lang kahapon, namin. Kahapon. Yes, kahapon. In-intonate namin yan. Ay, swak na yata. Si Ellie, anong problema ng mga guitar? Ay, hindi. Sandali. Yung effects ni Mac. Yun. Yung state pati na effects. Pati effects. Pari ganito yung effect. Kwento ko lang yung puro silver box na pininturahan niya. Pati siya nakalimutan niya kung ano yun. So meron siyang lumang notebook. Nakalista lang yung settings. Hindi mo alam kung distortion ano yun, ba to o ano yun. Pero sobrang ingay. Ano yung mga, anong, paano yung inayos yun? Yung sa pedal niya, pinapahuli pa namin kasi hindi pa niya alam kung ano yung magiging final na setup eh. So may bago si Sir Mac na ano eh. Buti na binili siyang ano. Multi-effects. Buti. Kinakapapa niya. Okay. Yata. Hindi ko alam. Anong klaseng multi-effects? Boss yata yun eh. Parang boss. Boss. Then, yun na lang yata yung gagawin namin bago yung mga final practice niyo. Kung alin din yung magiging final setup, yun yung i-arrange namin. Pero nakakatuwa kasi medyo pinagkakatiwalaan kami ninyo as a band na i-take care namin yung mga gamit. Eh, nakita ko na improvement eh. Lagi kami lumalayo. Ayun, kumakabit na. So kung ano, lumalapit ako dun, sir, pwede natin adjust yan. Si Ellie, kumusta yung mga gitara? Ilan ang dala ni Ellie? Meron na nakitang Strat, may Les Paul. 12 string, may Les Paul. May... Yung ginawa pa lang namin ngayon, yung Martin niya. Then, acoustic. Yes, yung main niya yata yun. Yung doon, Les Paul, tsaka yung Tele. Yun pa lang. Then yung kay Sir Ano Bat, problema ng mga gitara naman ni Ellie? Minor lang yun. Minor. Super minor. Nagagamit naman kasi yun. Yes. Pero yung mga action nyo, grabe, tataas talaga. Tataas. Tapos nung sinet ko ng yung tamang action, naninibago si McCoy. Yung parang hindi ako sanay dito pare. hindi lumalaban. Oo. Lumalaban, eh, kasi nag-hangout din naman siya nung last two, ano nyo, dito. So, tumambay siya dito? Tumambay sila, yung grupo niya. Yun. So, sineset ko lahat ng mga guitars. Actually, yung sa kay Doy, yung gitarista niyang isa, sinet ko rin, naninibago sila kasi pati mga pickups inaayos ko. Ang saya lang. Si Buddy may gamit siyang, I think, Fender at well isang maintained. D&D. Well maintained. Lumabas na ba yun? Lalabas pa lang. Yung Luna? Lalabas pa lang. Yes, ang ganda nun. Talaga nagka-cut dun sa practice nyo ah. Oo. Nagka-cut yun. Yung original prototype, galing sa kanya. Oo, yun. Dito sa shop. Nasa sandwich yung prototype. Di ba, hindi, yung isang prototype, basta yung isa prototype. Alam ko bumalik na sa kanya. Bumalik na yun. Pinabalik niya kasi yung cover muna, di ba? Oo, bumalik na yata. Hindi, yung pinakauna pa. Ah, yung pinakauna pa na kay Mong. Yeah, may pinakauna. Oh, di ba, hindi siya makadecide nung una sa shape. Madami siyang hindi pa naintindihan. Tapos sabi niya, hindi ko to tutugtugin. Ah, sabi ni Mong, sa sandwich na to. So, ginagamit namin pag ensayo. Ngayon, yung Luna niya, nagka-cut through talaga. Kahit magsalang ng Fender, iba yung signal ng ano nyo, yung sa D&D nyo ngayon. Yun na. Go. Yeah! Okay yun, ako, solid. Ako, taga-buhay lang ako. Idea nila yun, sir. Yung credit, kanila yun lahat. Hindi ko, ano yun. Talagang pinagpawisan nila yun nila mo. Ako lang taga-buhay. Teamwork makes the dream work. Diba? Yes, ganun naman palagi. Yes, okay. No man is an island. Yun, nag-enjoy ako ka-trabaho din yung D&D. Kaya hindi nila ako pinapabayaan. Suporta, Boss Darren. Anong first question mo? Yun, actually, let's start from the very beginning. Kasi I'm sure marami rin sigurong... Well, for the mga nag-follow ng D&D and sa... making guitars, I'm sure they know John. Pero dun naman sa mga, I guess, sa mga hindi, maybe we can bigyan natin sila ng intro kung paano ba siya nagsimula, diba? So, ako ba o sir, o tayo? Yes, ikaw. Siyempre ikaw. Yun, so, sorry. Yung question ko lang, paano ba yung... Nag-start? Yeah, I mean, nung growing up muna. Okay. Para makilala natin yung nung start kanina, talaga. Kanina, nung wala ka pa sir, nagkukwentuhan kami. Medyo, paumpisa sana dun eh. Yung question ni Sir Reyes. Sabi ko, huwag mo na ikwento. Hindi ko na kinuwento kasi mapuputol. So, magkocross tong kwentuhan na to. Okay, ito naman. Na yun, guys. Ito na yun. Ang karugtong.
Nag-start kasi to sa ano, alam mo lahat sila cool, yung mga kaklase mo nagigitara. So ito yung mas una to. Ilang taon ka nito? 15? 15. High school. Yes. So may isa kaming kaklase na marami siyang gitara dahil daddy niya sa barko eh. Ako lang yung hindi nakakahiram kasi hindi pa ako ganun kagaling. Oh. So iwan ako, sabi ko gagawa ako niyan kasi hindi ko nahihiram. Eh ayaw naman akong pagbigyan ng bumiling gitara. Binenta ko yung BMX ko. So mga 14 hanggang 16 ka BMX talaga yung trip eh. 80s na yon eh. Uh-huh. Ayun, kahit masakit loob ko, masama sa loob, binenta ko yung BMX and diretso ako sa palengke kasi walang music store noon sa Iloilo. Ay, Ilonggo, kagali. Gali, yes. Tuod-gid. Tuod-gid. So, diretso ako dun sa palengke. Yun lang yung music store na afford ko. And may isang music store dun. Hindi, malabo na, hindi ko na kaya bilhin. Binenta ko yung BMX, diretso sa palengke. Pag uwi, imbis na mag-aral ako ng chords, inaral ko kung paano siya sirain. Kasi medyo, ha, paano tumunog to? Paano gumanyan, ganyan? Yun yung inano ko, sir. Dinisect ko. Inaral ko siya agad. Pero ba't ganun? Like, inherently, nung bata ka, nung growing up, curious ka na ba talaga? Sa lahat ng bagay. So, wala akong laruan na binili. Ultimo laruan ko, ako gumagawa. Yes. Example. Like yung bangka, styrofoam, isi-shape mo. Talaga? Kasi, wow. Hanap ka ng mga sirang dynamo ng kalaro mo. Akin na lang to. Oh, sira na yan. Yun yung magiging motor, pati propeller, ikaw gagawa. Saan galing airpot mo ba? Makutingting din? Airpot ko is Goldsmith. Ah, so, mga kain na maliliit. Goldsmith, pang alaser. Mga alas. Yung family business namin. Yun. Jeweler. So sa, siya yung, as in yung may maliit? Yes sir, itong mga to. Yan. Oh, wow. Ganito. Siya gumagawa. Kaya para puro eh. Bling si... Bling. Oo, yan. Mga ganyan. Galing. Mga gawa niya to. Anyway, both sides sa Ermat Airpat ko, mga artist talaga sila. Yung isa naman, specialty nila mga bangka. Bangka. Paggawa ng bangka, yung mga paraw. Sa Guimaras kami, sir, island. Wow. So lumaki ako sa Iloilo, then pasalit-salit dito Bulacan, sa Airpat ko Bulacan. Yun, na-start ako ng butingting. Ang galing eh, kasi hindi nila ako sinusuportahan. Ngayon, tendency pala, pag hindi ka sinusuportahan, mas, ano? Nanggigigil ka sa isang bagay. Ayun yun. So, which is hindi ko ginagawa kay Juan. Suporta eh. Maganda pala yung reverse. So, intriga ka sa lahat ng bagay. Kahit yan, pag tinignan mo, bakit ganyan? Pag ganito, tinignan ko, ba't ganito? So, dinadive ko kaagad. Ganon din sa nangyari sa gitara. Kaso yung sa gitara, nahook ako. Hindi na ako nakaalis hanggang ngayon. 47 na ako. Start ako 15. Ano yung so, nagpahook sa'yo? Yung ano sir eh, sabihin na natin ang cool-cool kasi pag nagigitara ka. Nagda-drums ka. So pag may hawak ka na instrument, yun. Ngayon, pag nag-aral akong gitara, may possibility na madami tayo. Ang gagawin ko ngayon, yung kailan yung iba. Gusto ko ako yung doktor nyo lahat. Oo. Diba? Kasi walang service na ganyan talaga na may passion or business pag i-mix mo. Diba? Sa sobrang love ko siya, may hinihita ko laging target. Hindi locally. Yun yung ano ko sir, yung nakikita ko, yung malayo na yun. Yun yung hinihit ko. So, yung mga nandito, hindi ko kinoconsider na kompetensya. Yeah. Tinutulungan ko pa. Yeah. Para mas maging force tayo. Saka tayo pumunta. Actually, palagi nga natin na pag-uusapan yun pag nandito sa shop, yes. Diba? Wala akong kinoconsider na kompetensya. Laging sarili ko lang. Kaya, nagpagawa sila si Boss Darren. Usually, walang gagawa nun, yung prototype. Kasi, tutulungan ka tayo, magiging kalabang ka tayo balang araw. Diba? Sa akin, alam ni God, hanggang ngayon, puro, isang request na lang. Sige, game, tara. Gawin natin yan. Tama. Eh, hindi yung tapos, tanong ko, sino yung, saan ka nag-aral ng mga, kunwari, woodworking, electronics? Okay. Nung elementary, imbis na mag-summer ako sa mga football, basketball,
Nag-enroll ako sa, like, yung parang, ano, electronic school. Okay. Yung, nagbibuild, sa Iloilo? Yes. Nagbibuild kami ng mga amps, kung ano-ano mga project, AM radio, ganyan. Dali, iningal pa rin ako. Wait lang. Ano siya, parang school-sponsored? Or? Hindi, sir. Sa amin. Paano sa inyo? Gastos namin, family. Ah. Pag summer yon hindi ako nag ano well, hindi ako nag-enroll ng iba. So parang vocational siya. Mm. Elementary pa lang, kaklase ko mga sino, college. Oh, yun tatanong ko, kaklase mo. Mga college na. So ako lang yung ganun mo talaga kagusto. Yes. Lahat ng bagay pag ginusto ko, sir. Yan talaga, hindi ko titigilan 'yan. Grabe. Tapos yung na, ano lang ako, very lucky lang siguro ako yung school namin. May ano eh. Sorry, kayo may-ari ng school? Hindi. Ah, school nung, sa inyo. Sir, I mean, nung sa inyo. I mean, sorry. Oh, nung elementary ako. May woodwork talaga kami since grade 1. Hmm. Ang gagawa kayo ng mga kutsara. Ah, wala nang ganun ngayon. Oo, dapat. Ano pa rin yan sa tama, school. Tama. Gagawa kayo ng baikubo, yung mga popsicle stick. Importante pala yun. Pati yung mga pangsandok ng kanin, yung kayo mag-shape. Ang galing nga eh. So hanggang high school may ganun kami. Maswerte nun. Oo. Yes. Tsaka parang important skill yata yung magaling ka, dexterous ka sa kamay mo. Kahit yes. Na hindi like konting screwing, konting... Tsaka sa shop din namin sir eh. Ako yung minsan sinasabi ko sa airpot ko, ako na maglinis ang singsing. So tinuturuan na kayo magliha. Ano yung process dun? Hindi siya basta-bastang... Hindi. Aaralin mo talaga yung pati hagod ng kikel, ganyan. So pag nung naggawa na ako ng gitara, wala akong adjustment, as in wala. Parang kamay ko na rin yung kikel. May lagare. Naging natural siya lahat. Hindi yung doon pa lang ako nag-aral gumawa ng paggamit ng tools. Hindi eh. As in nung elementary high school pa lang. Yun na. So kunwari, anong gusto mo maging nung college? Nung college. Sana gustin din. Architecture ako. Sir. Sa Iloilo? Yes. Architecture, yes. Okay. Malapit din. Mm. Kasi, nung sumali kami ng painting something noon sa school, sabi ko, pag nag-first place tayo, mag-aarchy ako. Nag-first place kami. Shoutout dun kay Ted, kaklase ko. First place, so, diretso kami architecture na. Tapos, nag-transfer na ako FEU. Sa Manila? Yes. Third year. Bakit? Kasi, Archie din? Archie pa rin. Okay. Ano sir eh, paano ba yun? So, pinangarap mo maging architect o talagang yun lang yung way para maging... Hindi naman sir. Kasi parang kaya ko gawin eh. Interesado ka rin? Yes, interesado. Then, ayan. Kung engineering, doon lang siya naglalaro eh. Either civil or iba, mechanical or archi. Mm-hmm. Pagdodraw kasi natural din sa akin. Mm. Painting natural. Hindi talaga siya yung kailangan ko aralin pa. Yan. So, kailan mo na-decide? I mean, syempre nasa college ka, architecture yung course mo, diba? Inisip mo magiging architect ka? Yes, yun na yun eh. Pinasok ko na yun. So, kailan na shift? Kailan ka biglang nag-music? And then... Actually, nung nag-aral pa lang sa paggawa ng gitara, iniisip ko na yun kung paano i-build. So, nag-build ako ng first custom ko. Mas nauna ako mag-build kaysa matuto mag-scales. So, marunong ka gumawa ng guitar before mag... Yes. Nag-start na ako doon. Halos sabay sila. So, habang nagka-college ka nung architecture... Ginagawa ko na yun. Ginagawa ko na siya. Yung mga unang... joke client ko, kaklase ko. Ah. Sa mga gitara na gagawin ko, ganyan. Since walang materyales, sanay ako sa improvise. Walang pick guard. So, mga vinyl na yan. Yung sa sahig? Sa sahig, yun yung mga unang pick guard. Gusto ko ng ganun. Seryoso yan, sir. Pati wala kaming saddles, antena ng TV. Yung mga ganun. Yung aluminum. So, improvise, lahat. Pickups, lahat yan, sir, pinasok ko. Yung mga ninong ko naman, supportado, may dalang kahoy. Alam mo yun? Sinong mga, meron ka bang mga, kasi hindi aware, sina
Sinamang Rudy ba, na-meet mo? Yun lang mga kilala ko. Eh, hindi ko sila na-meet. Pero naging ka-bandmate ko yung kapatid niya. Okay. Si Merlin Discipulo. Yung umiikot yung bass nun. Okay, okay. Yan. Si, namatay na siya. RIP. Hindi. Na-meet ko nung nag-aaral pa ako. Si Mandoro. Si Mandoro, oo. Oh. Mabait si Mandoro. Mabait yun. May mga natutunan ka ba sa mga local na... Wala, walang nagturo talaga. So talaga, ano yung internet? O wala sir, saan, walang... Paano research? Anong yung ginawa ko nun, Guitar World lang. Guitar World? Oo, so doon lang ako naka-base lagi. Noon time so, na yun. So bibili mo lang sa... Wala din naman wala rin ako pambili nun sir eh. Sa book sale lang lahat? Oo, yes. Nagkaroon ako isa noon. Ewan ko, ano, Metallica yata yun na ano. Doon lang lahat naka-base. So yung picture na yun, yun na yung... Mm. Love na love mo yung mga picture na yun. Walang internet eh. As in, wala. So, sabi ko nga, yung unang build ko, hindi ko pa alam yung mga measurement ng fretboard. Pupunta ko dun sa sinasabi ko, music store, dun sa Iloilo, na sila lang yung may legit. Dala ko masking tape. Pwede pagguhitan to, sir. Sige. Alam niya nagagawa ka na... Sinabi ko. Okay. Tinatry ko gumawa. Oo. Guguhit ko yung frets kung saan yung distance sa masking tape. Daladala ko rin pa uwi. Gaganong sa kahit. Dalaga rin. So, hindi pa ako aware sa mga scale length or ano yon. Basta magmukha lang siyang gitara na tumunog, masaya na ako. So, along the way, matututunan mo naman eh. Pero walang internet, walang nagturo. Kung may nagturo man, lumabas kayo. Di ba? Wala talaga. Then... Pero meron na bang ano yung scene at that time? May naririnig ka ng mga gumagawa ng guitars? Yes. Meron na? Sir, wala kang matanungan. Bakit? Wala kang matanungan. Bakit nga? Kasi yun na nga yung kaya nga ako nag-share ngayon sa yung mga sa YouTube namin. Kasi hindi ko naranasan yun. Maraming interesado, walang gusto magturo. Kasi baka maging kompetensya ka. Hindi ko yun ginawa. So, lahat nang nagtatanong, nag-upload pa ako ng how to, mga ganyan. Kasi sinishare ko, baka may isa pang lumabas na parang ako din. At least, dumami kami. Gusto ko yun. Napakaganda niyan. Yes. Kaya nga sila, sir. Naniniwala akong bumabalik yan eh. Yes, bumabalik talaga. Yung blessings, maayos talaga. Kasi pag totoo ka, hindi yung plastic na gusto mo lang magturo. Alam mo yon. Makagawa lang ng video para yes, marami. Yes, sa akin noon, may mga tinuruan ako dyan. Marami, pero... Sino pinaka-paborito mong naturuan na... Paborito? I-shoutout na natin. Na... Andyan pa rin sila sa akin ngayon eh. Andito lang. Oo. Sino-sino yan? Kilala natin yung iba dyan eh. Sila Papot yan, sila Nori, Toto, andyan pa rin sila. Si Nori sobrang tagal na. Oo, sobrang loyal na yan. Sobrang loyal niyan. madami sila eh. Yung iba naman, hindi ko na ano yun. Okay. Ano ang pinaka-challenging na gitarang ginawa mo? Na custom LG for a client? Actually, yung sinasabi kong minsan na ang hirap nito ah. Habang ginagawa ko lang, pero pag ginagawa mo na siya, nasosolve mo kasi kung saan siya magiging mahirap eh. Of course. Pero si, alin doon? May any particular guitar na parang hirap na hirap ka pero rewarding pagkatapos? Kay Ian. Ian? Veneracion. Ah. As in sobrang kargado. Bakit? Ang hirap kasi acoustic, i-rewire. Acoustic, electric. Semi-hollow. Ang hirap i-rewire kasi hollow body. So wala kang access para i-wire siya. So lahat gagawin mo sa labas. Pagpasok ng mga wire ganyan, dapat ano siya, systematic. Hindi pwedeng trip-trip lang. Yung pag-build ng gitara na high-end, like yung mga sa inyo, sir, yung mga magaganda yung kahoy. Kasi pag na-damage yun, cut, ika-cut na yun, tapon. Sabi na natin, ano, sir, gusto ko gumawa talaga na yung hindi ko mapamagawa. Kasi lahat nagawa, so... Okay ano naman. Ang pinaka-paborito so, mong ginawa sa, for a client? Lahat. Lahat. Totoo yun, hindi so, yun plastic. Nag-enjoy ka tuwing may client. Oo, kasi parang ano yun sir, nagiging anak mo eh. Ah, tama. So, ginagawa mo siya dahil gusto mo talaga, hindi lang dahil sa kikita ka. Challenge, every custom is a challenge talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-stop sa learning. Kahit na yung gumagawa ng ibang craft.
pinapanood ko yon kasi baka may mapulot ako doon na ma-input ko rin sa akin eh. So hindi nag-stop sa gitara lang. Pumupunta ka sa ibang bansa ah, di ba? Yes, anong sir. Bansa na paborito mong balikan at marami Japan. Kang... Japan! Anong kwento mong Japan? Actually, nung nag-work pa ako noon dito, may nakilala kaming taga-Fender. Mm. Kami nila Chad Robles. So sabi niya, pag nakapunta ka ng Japan, introduce kita dun sa mga masters. Mga master ng ano? Gumagawang master gitara. Master Luthier. Okay, Luthier. Yes, oo. So in-introduce nga ako dun. Oh. Nandun na ako sa Japan. Anong taon to? Anong taon? 99, 2000. Ah. So nandun, sabi ko, Chad, mag-ao. Marunong na ako gumawa, pero medyo na-polish ako doon sa Uchonamitsu. So nag-apprentice ka? Sabi natin parang ganun, pero hindi talaga yung apprentice na nagtrabaho. Kasi may work ako sa naiba eh. So tatambay ka doon. Tambay ka muna, hindi ka naman na-accept ka agad doon eh. Tambay ka lang, so observe. Ganyan. Paano yung language barrier? Di sila nag-i-English? Nag-i-English naman. Na-chempo ako. Kasi basta nandun sa Uchonamitsu. Marunong. May mga foreigner na may mga kliyenteng ano, yes, foreigner. Oh, na-timingan ko lang. Actually, may nag-apply sa nung huling punta ko. Kag-graduate niya lang ESP. Kung pwede doon siya mag-work dito. Wow. Sabi ko, wow. Sa sweldo ko dito. Kasi yung mahal eh, di ba? Pero fresh graduate. Mukhang, ano eh, mukhang okay. Bata pa, sir. Na-appreciate niya kagad. Oo, yung... Oo, gusto niya daw pumunta. Sabi ko, sige. Yan medyo may language barrier siya. Parang ano eh, no? Parang guild. Kunyari, blacksmith ka. Yung gagawa ng sword. Siyempre, gusto mo under dito sa... Yes, oo. Sa, kunyari, yung Hattori Hanzo, yung mga ganyan. Gusto ko dito eh, di ba? Actually, ano naman sila, hindi naman madamot eh. Talagang tuturo sa yung fundamentals. Ikaw na bala mag... Ano, mag-improve ng skills and then implement mo. It kung paano. Yes, oo. Ano, ako naman siguro, nahasa ako, sir, sa... mga demanding customer ng na Pinoy. Hmm. Kasi kakabasa sa internet, gusto ko to. Hmm. Okay. So, minsan, ito yung part na umuoo ako. Pero hindi ko pa alam gawin. Hmm. Nung early years ko. Sino mas demanding? Ito, honest question. Sino mas demanding na customer? Professional musicians o hobbyists? Ang ganda ko ito. Hobbyist. Talaga? Kasi kakabasa nila ng Google. Ayun. So, may fund sila. Gusto ko to. Minsan, syempre, sa likod ng isip ko, ako, yung mga ni-research na ito sa kwarto lang gano'n. Walang real field test, walang ako, ano. Pero yung mga, like, yung mga pro musician, bigay mo lang yung tamang feel, tamang tunog na hinihingi nila, tapos na eh. Okay. Yung mga hobbyser, hanggang sa mga maliit na detail. Talagang, ano, tapos ayaw nila magasgas yung gitara nila. So, alam mo yun, parang baril na napakaganda, pero hindi mo pinupatok. Mm. Ayaw mo magasgas eh. Ganon din sa samurai ang talas pero hindi mo hindi mo pinalalaban. Gusto mo na kaganon. Ayaw mo pag tumama magasgas okay eh. Yan. Okay lang. Diba? Ching. Oh shit, may bangas. Oh. 'Di ba? Since nabanggit mo na yung Japan kasi naano natin eh, medyo nag-move forward tayo sa story mo from college, 'di ba? So architect. Uh-huh. 'Di ba may part rin na I think you played abroad, 'di ba? Yeah, oo. Yung sa architecture naman, sir, yun sa baksak namin nun sa mga, sa Dredd, Mayricks, yan. So, mga kaano mo doon, sige tal, gawin ko yan. Mm. Alam mo yun. Tapos nung tumugtog ako abroad. Sa Amerika? Hindi, sir, sa Japan din. Japan din, oo. Kasi, siyempre, may time na gusto mo kumita ng... Binata ka pa nun, no? May asawa na. Binata. yun, doon medyo nasa yung tenga ko doon. Gitara lang eh. Eh dati kasi Dredd, di ba? Pupunta ka nga Dredd, walang pamasahe. Mm. Alam mo yun. Anong Dredd inabutan mo? EDSA na? O yung Timog? Timog pa EDSA Timog, na. Timog to EDSA. Mm. Yun. Tapos hanggang doon sa BGC ba yun? Ay, hindi. Tama. Hindi. Eastwood. Ah, Eastwood, yeah. Na naging parang Guaylos yata. Mm. Or something. Yun po. And then, kailan, paano naman nag-start yung... Kasi shop? Kasi naalala ko dati, may parang, may LG sa V-Mall. Hindi, sa V, parang yung maliit, may specialty boutique guitar shop. Hindi, sounds good ba yun? Sounds good yun. Ah, wala bang LG doon?
Walang elegy doon. Doon ka lang makakabili ng mga magagandang parts noon, mga ganyan, 'di ba? Favorite ano ko 'yun eh. Akala ko lang meron doon. Pero wala, yun, wala, so paano nag-start yung elegy? Yung mga kasama mo na tumutugtog, so sila lang talaga yung una. Sila yung una nagtiwala, sir, kasi hindi naman pwede mag-put up ka tapos may magtiwala na sa ipa-handle yung Fender nilang collection or PRS or Gibson. So nag-start muna sa mga working musician tapos word of mouth. So pwede din, mukhang okay naman kaila John, ganyan. Then nag-start. Then unti-unti lang talaga. As in, hindi na ako tumugtog. You still have a band, di ba? Ngayon, sir, oo. Yung mga unang ng LG, wala. Kasi puro jam-jam na lang eh. Wala na akong time doon. Sila yung una, tapos paunti-unti hanggang yung unang shop ko, sir, sa gilid ng kalsada eh. Minsan may pinipinturahan na connect. Sa kasaan ng taxi yun. Talaga? Lipad yun, Nick. Oo, kasi nakaang sa labas eh. dito sa... Hindi, dito sa Old Santa Mesa pa yun. Kasi parang loob yun eh. Doon sa gilid ng SM. Etong ano? Nakapunta pa si Roger doon eh. Sa Santa Mesa din madaming gitara nung araw eh, di ba? Oo, nagkataon lang na doon yung highballs na malapit. Yung ano nyo naman, yung relationship nyo ni Darren, ano ang unang D&D na kinostom mo? Kay Daniel. Daniel, yeah. Kay Daniel. Yeah, and then sino sunod? Manuel. Yeah. Manuel. Manuel of Wolfgang. Yes. Kumusta naman yung gitara Manuel. Ni Manuel? Anong request niya nun? Yun, medyo demanding yun si Manuel. Kasi... Natawa si Darren. Hindi, magaganda kasi yung gitara niya. So, dapat, since ko-custom ka nga naman, ipapasok mo doon yung mga gusto mo dito sa gitara na to. Yan. Masarap din namang katrabaho si Manuel. Okay, nakailang gitara kayo ni Manuel? Isa lang. Tapos sino next? Barbie. Kay Barbie. Anong ginawa niyo kay Barbie? Acoustic ba? Electric. Tele. May acoustic din siya, di ba? Ikaw din ba yun? Hindi. Actually, sana nga soon makagawa na rin ng signature acoustics. Si Barbie? Hindi. Well, with John. Oh, okay. Tapos, sino next? Sino nga? Alam ko madami. I guess kayo? Sandwich yata, di ba? Si Senior Wally. Ah, Wally. Yeah. Then later pa yon si Wally, sir. Meron pa Parokya. After yun. Parokya. Yeah. Tapos Typecast. Then nauna yata Sandwich. Tapos Typecast. Yun, parang ganon. Tapos sila 8. Ano yung pinaka-latest ninyo? Kazi? Kazi and Keso? Yung kay Jomal, di ba? Jomal, saka yung kay Zach. Kay Zach, oo. Ayan, ano pa siya? Zach Tabudlo. Progress. Progress. Malakas yun. Yung Kazi lumabas na. Ibang colors lang naman yung colorway nag-iiba. Yung nag-iiba. It's the same model. Yung Keso lumabas na. Hindi pa. So okay. November or December. Andun na sir. Inaayos pa. Masaya. Exciting. Ayun. So anong... Sorry, dahil na... Nawala na, sangasanga eh. Dahil nabanggit mo kanina na, yun yan, nasa side ng road, yung unang shop mo. Sino pa yung mga unang clients mo? Yung mga una ko nun, sir, musician lang talaga. Wala pang hobbies. Dahil wala talaga magtitiwala sa'yo. Yung custom nga, wala magtitiwala eh. Parang sino yun, yeah. Diba? Baka mawala yung pick up. Mga ganun. Sir, sa totoo... Ito yung sinasabi ko, yung kailan sa key sa paggagawa, yung ititreat mo siya as parang alahas din. Kasi tinuro na airpot na mawala ng isang bato dyan, nakakaya. Mawala ng ilang gram siya, nakakaya. Integrity talaga. In-apply ko yun sa gitara. So kahit iwan mo dyan yung parts mo, babalik ka man kahit ilang years, andyan pa rin yan. Kailan yung tiwala, 100% eh. So yun yung binild ko dun sa mga clients natin. Nag-atis na sila. So kahit tig-isang million yung gitara, iniiwanan na sila. Nag-post nga siya paminsan, kanino gitara to? Parang hindi pa kiniklaim, di ba? Parang ganun. Sir, meron ako ni-restore dyan. Shoutout sa gitarista ng Aegis. Isang dekada na gitara, sir. Hindi ba? Parang tinotobos. Anong gitara? Yung sumikat yung... Hindi, anong gitara nga? Yung mga matutulis nun. Ah, okay. Andyan na nakatago. Parang tinakot ko na nga na binenta ko eh. Sabi ko, kikakata.
Pero ibig sabihin, yun yung pinipreserve mo. Yeah. Kahit iwan mo dyan, mababalikan mo pa rin ng buong buo. Dapat ganun din i-apply sa shop. Siguro isa sa key yun. Yeah. Ano yung unang costo mo? And then, kailan mo na-feel na, okay, kaya ko na to, parang ganun. Sir, nung pag-ano pa lang, mayabang mampakinggan, nung in-start ko na siya gawin, alam ko kaya ko gawin. So, na-mindset ko na siya eh. Parang matter of time, matter of yes, when. Yes, so, mahahasa din ako. Uh-oh. Alam mo yon. Kasi parang knife yan na hinahasa. Tatalas ka rin. Mm. Diba? Hindi naman kagad matalas yun eh. Unang gitara ko, buhay pa rin siya ngayon. So, 98 yata yun. Oh, ah, hindi. Sorry. 1990, unang gawa ko, yung headboard ng lola ko. Yun yung chinap-chap namin. Wow. Ginawang body. Ngayon, nasa kaklase ko yun, binenta ko, 1.5 lang yata. Nun. Yun yung unang legit na ano. Then, nung nag-start na ako as professional guitar maker, yung number one nakatabi pa rin, andun sa vokalista ng Jeremiah. Nag-backup din ako sa kanya. Yung unang bass na kay Burns napunta. Oh. Clegy ba si Burns? Oo. Oh, pero so, napunta yata kay, ano, sa manager na si, kay Darwin. Kay Darwin. Kay Darwin na ngayon. Okay. Andun yung unang bass na 001. Wow! Wow. Daming collection si Darwin na ano. Oh. Sa inyo rin yata kinolekto eh, di ba? Meron siyang heads, may sandwich din siya eh. Parang gusto ko nga swapan ng ano. Sir, gusto mo yung bagong... Para din sa one? Oo, one yun eh. Papayag yun. Hindi, yaman lang sa kanya. Okay. Pero pwede. Gusto ko i-collect lahat yun eh. Pero ini-enjoy naman nila siguro. Sa kanila na muna. Sino yung parang unang, like, ano yung unang model na masabi mo na parang, kumbaga, palagi nang pinapakustom sa'yo? Nung early on, na parang na-realize mo na, ito na yung, or parang kumbaga, ito na yung business, ito na yung ano ko. Actually, sir, hindi, unplanned talaga to eh, na maging business eh. Hindi naman siya, hanggang ngayon, hindi ko pa siya tinitreat na business eh. Kasi kung business ba, tagal na ako mayaman. hindi. Ano pa rin siya eh, mas more pa rin yung passion, yung hobby. Tapos may pambayad ka lang ng bills, okay na. Alam mo yan? Kailan yung, I mean, syempre nung start, hindi siya, I'm sure baka hindi ganun ka-easy? Hindi, mahirap talaga nung start kasi ang dami mo pang, mandami pang ano sa'yo eh. Sino yan? Parang sino yan? Anong na-prove mo na dito sa isang musician na okay ka na gumawa? Parang unti-unti na nabibuild yung ano, sir. Yung credibility. Yes. Oh, so, hindi talaga siya plano eh. Alam mo yon. Si Roger, like yan, nandyan si Roger. Nung unang punta niyan doon, parang skeptical sila lahat. Sa totoo lang. Tapos, dapat i-prove mo sa kanila na kaya mo talaga. Okay na, test ko. Si Roger setup. Plays bass for for Ebe. Yes, Sugar Free. So, and dati many other bands. Eternal Now, tama ba? Yeah, diba? Mismo yan. Wicker Moss, many bands. Oh. So, yan yung mga una mong mag-build ka ng trust sa kanila. Yan. Madami sir, ganun. As in, gumapang talaga ako. Totoo yan. Yan yung word. Tamang word. Gapang. Pag-usapan natin yung current projects mo na i-promote natin. Ano mga, yung ngayon, yung now. Gitara, bass, electric, acoustic. Ano yung, at saan nila makikita? Actually, naglabas nga kami sir ng acoustic guitar. Pero hindi ko naman siya pinapromote na parang ano. Mas more ako ngayon na i-promote as Philippine mga artist natin, kaya as Philippine brand yung LG. Hindi talaga yung pang business pa sa ngayon, sir. Hindi pa rin eh. Yung kaya natin i-offer like as D&D, as LG, as ibang brand, yung mga available dito locally. Anong variants nun? Yung may cutaway? Cutaway lang and wala. Yung para ano lang yun. Pang acoustic, live stage. Tsaka saan nila pwedeng bilhin? Dito pa lang. So punta lang sila sa shop, yes, anytime, message anytime, lang sila sa FB. Anytime. Anong size may baby ba o may wala, full size lang? Standard pa lang 'to ngayon. Nakaplano pa lang yung mga bass, yung mga mini. Siguro by early next year. Sa electrics, anong mga ano? Mga project mo na current? Yung current ko sir, puro ano 'to eh, pang collector. Pang kliyente. Pang collection talaga siya na kanya-kanya, pang personal taste nila ganyan. Pero wala pa ako like yung ginagawa ng D&D na yung production talaga. Yung line, Yung sa basis, ano naman? Ganun pa rin. Ganun din. Ganun pa rin.
Nag-start kami nung pandemic, nag-try kami mag-production, pero sa akin hindi pala ganun kadali 'yon. Yung dito, dito niyo ginawa. Oo. Wow. Hindi ganun kadali. Alam mo naman siguro sir yung distribution lahat. Yes, yes. Siyempre, isa pa yung malaking letter P, yung pondo natin. Mm-hmm. Hindi naman kami sir into business talaga. Kaya okay lang, ma-happy ako dun sa small steps. Mm-hmm. Kaya okay lang. Ano yung tingin mo, yun nga, since nasabi mo na most of the projects are yung mga custom na papagawa, what do you think sets you apart sa mga ano, sa mga ibang luthier, at bakit ang daming nakapila sa parang magpagawa sa'yo? Yung sinabi ko kanina, siguro yung i-build mo muna yung trust nila, tapos gagawa ka muna ng mga parang daring ng mga custom. Oo. Para magtiwala sila. Inisip ko, hindi ba yun yung muna na parang gagawa ka ng sobrang wild para... Uy, ganun. Yeah, oh, so nakakatulong yun doon. Ay, sorry. Sumabit na. Ayun na. Ito yung acoustic mong bago. Yeah. Oh. Adarna. 001. Yes. 001. 001. Ito yun. Yan yung... Nakita ko to sa stage kahapon na meron si Ellie at si Marcus. Ginagamit ba nila sa, yes. Gagamitin nila sa show? Ewan ko sir, ayoko mag ano, pero bahala sila, gusto nila, o hindi. Dito nyo lang makakuha sa LG. LG. Nasa Facebook? Yes, nasa Facebook. Nasa Instagram. Hindi ka busy sa Instagram, sa Facebook eh. Oo, yung nga, YouTube channel mo, busy din eh, di ba? Sir, actually, mga ano namin yung platform na kung saan naka... Hindi, wala akong kalam-alam dyan yung si Madam Lat. Okay lang yan. Tsaka si Roger. Yan, sila yung... Hindi ko nga alam paano yung sa Instagram. As in, wala. Mas more ako sa shop sa talaga. Shop. Okay naman na may ibang tao. No, sila na may ibang questions ka pa, Darren. Wala naman ah. Ako wala last. Na. Ano ang... At this moment, 2022... Hindi, matatapos na. Sabihin na, 2023, ano ang dream project mo for 2023? Ah, ibigay na natin sa universe, baka mangyari. Actually, ano to, sir, after netong mga, itong mga araw na to, itong oras na to, nag-start na kami sa prototyping ng For NAMM 2023. Yun lang. Acoustic, and, electric, or bases? Pa, electric. Lahat yun. Lahat. Yung isa pa is yung project kay Sir Joey Ayala. Yung Hegalong? Yes. Ano yung... Gusto ano ko ng higalong dyan. Tatawagin ano mo yun, ko. Ano yun? Baka pwede ka dyan. Hindi. Kakaya tuloy. Ano kami sir, R&D para dito. Kasi... Gusto ko ng higalong. Musical instrument natin to, ancient. Siyempre, yung mga sakatutubo. Aayusin namin kasi hindi yung mga sukat. So, gagamitan natin ng konting science. Eh, how to improve pa yung tunog. Nakikita ko si Kuya Joey, natatanggal yun pag nainitan, di yes ba? Yes. Ito na nga. Lighter. Yung frets, kinakabit niya lang manually. Yes. During the show, pag nasarapan siya ng tuntog. Hulog. Ngayon, yun nga yung gagawin natin, maging standard siya. Na which is sana ma-promote sa school buong Pilipinas. Gusto ko ng Hegalong. John, gusto ko talaga, noon pa... Ito na, coming yan. Hindi, actually, nung nag-post kami yan, may mga nag-contact sa aming mga researcher. Yung sa abroad pa. Binigay yung mga ganyan, research nila. And kumontak na rin sa UP yung ethnomusicologist na si Sir Jasmine yata yun. So, pupunta kami Sir Joey doon, pupunta rin kami Mindanao, kung saan-saan sa Palawan, para makausap muna yung mga masters na nagtumutugtog niyan. Then... Da-dive na naman kami doon. Para... Ako yung na-excite. Actually, lahat sir na-excite dyan. Kaya nung pin-remote namin, may mga tumawag na yun mga... Yun, interested talaga sila. Oo, so, gusto supportan. So, sana pati yung tourism natin. Mm. Kasi wala naman... Sabi saka ko... Walang electric nun eh. Hintayin nyo lang. Yung kay Manong Joey lang pero, yung ano... Pero yung, ano siya, malaking... Yung mahabang ganun. Yes, tapos ilang string? Two or three? Two strings. Pwede yun niya, no? Kumbaga, pwede parang siya... Parang ganun, diba? Hindi drone lang yung isa? So, magagamit na natin at sana maturo sa school. Maglabas kami ng production model na baka supportan sa public school turo sa mga bata. Dapat. Oo, hindi naman, sabi ko nga, hindi naman ako businessman o maraming fans para doon. Si Darren. Baka naman... Hindi, maganda siya i-production. Maganda yan. Maganda yan. And masasupportan yung Philippines.
original Filipino music. So parang guitar din siya. It's a yes. It's a string instrument. Galing ha. Mahaba yung body. Yes, actually nandiyan. I-promote na rin natin sa. And iniwanan ni Sir Joey para pag-aralan ko. God. Para pag-aralan ko. Pwede pang Chemical Brothers na. Pang Chemical Brothers. Actually, pwede mo siya i-ano sir, integrate sa mga songs mo na para maging legit na OPM. Tsaka iba yung, I guess, iba yung tone ng mga combo. Iba. Ibang-iba talaga. Kasi yung nakikita mo nahulog yung mga frets, di ba? Oh. So tinetenga na lang nila kung saan yung position. Ayun yung nagde-dip, yung may mga parang yes, yun, may mga ganun. Yes. May wax na, oo. So nagawa na kami ng mga solution para doon kasi mangyayari, kung wari gusto mo ayon yan or major scale or gusto mo Phrygian mode siya or ganyan. Lilipat so, na yun lang. Ngayon yung ginagawa ko ngayon na research na hindi ko pa pwede ilabas. I-discuss. Okay, babalik tayo siya. Oo. Pag-discuss ko kasi very tapos exciting, na. Very exciting. Yes, actually, yung mga nakaalam nito, excite lahat. Itong studio, for public, ano ba? Ayun yun pala, studio. Yeah, tama. Start sa amin lang, pero unti-unti na rin, sabi ko, word of mouth. Mas gusto ko yun, kaysa, ano, una-una kulang kami sa tao talaga ngayon. Si Roger nga, tinan mo. Sikat yan, pero tinan mo, tinutulungan kami sa video, sa pagsagot-sagot. Alam mo yun, parang, hindi worth it yung sinasweldo. Parang nakakaya, dapat dito, mas ganyan. Eh, hindi naman kami big time. Thank you, Roger. Yung servisyo ni Roger. Pwede taasan. Thank you for your time. Yeah, marami. Salamat sa inyo, sir. For your craft. Tsaka sa place rin. Yeah. Sorry. Naiyang ako eh. Kasi dinayo nyo pa ako dito. Hindi, dapat kami. Meron kaming bagong, time to promote. Meron kaming bagong Zoom pod track. Yeah. Thank you kay Jericho and JB. Yo, shout out. Spinonsoran niyo naman kami para pwede na tayong mag-remote. Para hindi ka na magdala-dala, sir. Pwede rin para walang laptop. Oo. Then, joke lang. Jericho, mag-iwan ka lang dito. Then, sir, joke lang. Joke lang po. Thank you so much. Ang ganda na itong mic ni sir, oh. Yeah. Pag kailan niyo the mics are sponsored by D&D. Yes. Check nyo lang sa Superlux. Check nyo lang sa website. Search nyo lang sa TM58. Yeah, ibili kami niya pang studio kasi parang ang ganda ng sir ha. Tunog ha. Thank you. That's it. Yay! Sir, salamat. Thank you. Roger, thank you.